morning mga troops. Ang project natin ngayon, ilalagay natin itong CRF front fender dito. Palitan natin ito. Titignan natin kung paano siya ilalagay. Paano yung discard niya. Talaga siya mag-fit kasi babangga siya dito. Kailangan ng maraming washer. So ayan, nilagay ko pansamantala kaso masyado madikit dito. Kailangan nakaganyan. Ang solution, ayan, tignan nyo. Bumili ako ng mahabang tornilyo. Ayan, ganyan kahahaba. Tapos lalagyan ko siya ng washer. Apat na mahahabang tornilyo na height and side. Para maging ganyan ang itsura niya. Ganyan. Hirap. Bumili ako ng yan, mga washer. Para ganyan siya. Dahil bumabagsak. Kasi hindi pa siya nakafix. Subukan natin lagyan ng washer. Ito yung tornilyo, susubukan natin lagyan 15 na ganito. O yan, nailagay ko lang yung dalawa. Ganyan ang diskarte niya. Ayan. Kasi gumagalaw pa. Kailangan maglagay dito sa likod. Ang problema, gumagalaw siya kasi yung stock niya na ganito masyadong makapal, mas makapal yung plastic ng original kaya lumalabas siya dito. Yun yung naglalaro. Ang solution ito, kailangan kong paluwagan yung butas niya para pumasok ito, para pumasok siya dyan. Kailangan ko ng at least 6 na ganito. So ayan, napaluwang ko na yung butas niya. Para hindi na kayo magbutas na ganito, bumili na lang din kayo ng ganito. Siguro mga 8 piraso. Kasi medyo mahirap din butasan yung kasya dito. Ganyan na ang solution niya. Ilalagay ko na lang dun. Ayan, nakalagay na.
ang CRF front fender. So far pantay naman siya. Meron ng konting ano, konting diferensya. Siya na sa workplace ko, magulo. Ayan. Ayun. Tapos na. Medyo okay na. Fix na siya. Ang solution, yun, napakaraming washer. Kung gusto nyo medyo mas tataas ito, dagdag pa kayo dito sa likod para bababa dito. Pero ang bilang nito 17 na ganyan plus 2 yung binatasan natin, 19 sa harapan, hindi makita, 15 sa harapan plus 2, 17 na ganyan. Kung nagustuhan nyo di, baka pwedeng mag-subscribe.